September 25, pumalo sa 308 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa La Union. Ito na ang pinakamataas na naitala sa loob lamang ng isang araw. Labis itong ikinababahala ng mga frontliners sa lalawigan. Frontliner, nababahala rin kami. Dahil pati kaming mga frontliner ay nahahawaan na rin. Kaya panawagan sa mga residente na maari sumunod sila sa mga ipinapatupad na panuntunan o yung health protocol ng ating mga lokal na gobyerno para maiwasan ang pagdami ng naturang sakit. Kaya kailangan siguro panawagan sa mga residente na makikooperate para sa ganon maiwasan o mabawasan man natin ang naturang sakit. Tiniyak naman ni San Fernando La Union Mayor Dong Gualberto na fully recovered na ang unang kaso ng Delta variant sa lungsod na naitala noong nakaraang Sabado. Ayon naman kay Medical Officer Dr. Joseph Alves ng City Health Office, planong madagdagan pa ng 4 ang isolation facility ng lungsod dahil puno na ang unang COVID facility. Pinag-aaralan naman ng Provincial Government of San Fernando at City Interagency Force Against COVID-19 ang implementasyon ng Enhanced Community Quarantine simula sa unang araw ng Oktubre. Piliin nating maging mas matatag. The learning I got from the early days of this pandemic last year still remains. The earlier we accept our situation, the faster we can respond and the faster we can move on and do something about it. Dagdag pa niya, patuloy pa rin ang COVID-19 contingency plan na pinamumunuan ng Provincial Core Team Against COVID-19 sa kanilang mga hakbang para sa pagsugpo sa nasabing sakit. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.